She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Naglalasa yung tamis at saka yung medyo asin nung. Ang galing nito, tabi-tubo. Ang sarap kasing kumain. And now we come to the queen and the double. Good morning mga mamsi ko dyan. Gagawa tayo ng siguradong lalong-lalo na sa mga OFW, yung mga nandyan sa out of the Philippine country. Siguradong miss nyo na ito. Alam nyo na siguro kung ang sinasabi ko. Ayan. Meron kasi akong 3 kilong ganito. So sabi ko, kasi favorite ko to, gagawin ko to. Sabi ko, gawa nga ako parang, kasi wala naglalako eh. Kaya sabi ko, sige, gawa na lang ako. Nilupak na balanghoy. So let's start. Gagamit tayo ng pagkalaki-laki na balanghoy. Tapos isang condensed milk, isang butter. Then kailangan natin ng cheese. Depende sa inyo kung gusto nyong lagyan ng cheese. Pero mas type ko na medyo may malatayat. Kaya lalagyan natin siya. And syempre, 1 teaspoon na asin para medyo magalat-alat ng konti yung ating nilupak, hindi yung halahat matamis, diba? So, umpisahan na natin mga kumari at gagawa natin ito ng paraan kasi wala tayong lusong. Discarte lang yan, mga mamsi ko. So, let's start. Balatan na natin ang ating kamoting kahoy na pagkalaki-laki. Alam niyo mga kumari, ang dami kaya nito sa bukid namin. Kaya lang, hindi nga tayo makapunta dun kasi bawal pa rin until now. Maganda kasi bagong-bago. Bilili ko to kahapon kasi nga kahapon is Saturday. So, pwede kaming lumabas. Ang ginawa ko, nakita ko to kabababa pa nito sa sasakyan. Kita ko, bumili ka agad ako. Kasi tanggalin niya yung itim. So, pagkabalat niyo yan, ang gagawin niyo, kikis-kisin niyo na kaagad diretsyo para hindi na pabalik-balik yung trabaho. Tapos, biakin niyo para madaling maluto kasi wala nga tayong lusong. Putulin mo na natin to. Huwag nyo isama yung lababo nyo sa pagputol. Ang lalaki niya as in. Okay. Tapos balatan natin yan. Hinaan natin yung tubig ka baka pagkatapos natin iubos na yung tubig natin. Yun lang yan. Napakadali lang. Tapos, gagawin nyo, kikis-kisan nyo yan. Ayan, para isang hawakan na lang yan. Kikis-kis yan para mawala yung pait. Tapos, pagkakis-kis nyo, hugasan nyo na diretso. Para isang trabaho lang. Then, saka nyo biyakin. Yan lang kadali yan mga kumari. And hopefully, malambot yung ating balanghoy. Tapos, lagay na natin dito. Kumain ng nilupak kasi dito sa amin may naglalako nito tigsa 10 piso yung serve. Eh ngayon walang naglalako. Siguro kinakain na lang nila yung balanghoy nila. Kasi yun sa kanila talagang sarili nilang puti yung balanghoy nila. Sarap nito sa bago. So after nyo mabalatan, then makisikisan, hugasan nyo uli. Kailangan hugasan nyo uli yan para mawala yung pinakadagdag niya. Lang nakuha natin sa 1 kilo. Hindi siguro natin magagamit lahat yung butter. I decided na isama pa yung 1 kilo. Balita, 3 kilo lahat itong ating kamoting kahoy. May matigas kasi doon sa pinakapwitan, kaya niluto ko na lahat. Pag yung matigas, huwag nyo nang isasama. Hindi kasi may iwasan na may matigas talaga yung ating kamoting kahoy. Kaya nga pag maglalaga kayo ng kamote, medyo mataas yung tubig kesa dun sa kamoting kahoy. Dito ko na isasalang sa uling para tipid ako sa gas. Kasi marami naman akong uling. So, sayang naman. So, babalikan natin siya mamaya. Kapag luto na. Mamaya, bubusan natin yan. By the way, kung ang gagamitin nyo, pwede rin margarine, pwede rin na buttercup ang gagamitin nyo. Kung gagamitin nyo is buttercup, kailangan ilalabas nyo na siya sa ref para lumambot siya at para pagkaluto ng ating kasaba ay malambot na rin yung ating gagamitin na buttercup. So, i-freeze natin, i-freeze natin ito para pag good-good natin mamaya matigas siya. So, ilagay natin dito sa ref. Ay, malambot na yung ating kamoting kahoy, ilagay na natin yung ating 1 teaspoon na asin. Saka natin haluin
Hintayin lang natin na lumambot yung ating kamoting kahoy. Malambot na siya, pero yung iba hindi pa siya syadong malambot. So, hintayin lang natin siyang maluto na mabuti. So, ito na, malambot na yung ating kamote. As in, malambot na siya. Tanggalan natin siya ng tubig. Pag nakita nyo maraming tubig, gaganyan nyo lang yun. So, ito na mga kumari, okay na to. So, tatanggalin na natin ito para tikikin natin yung ating kamote. Oh, ang dami. Yan, gaganyan nyo lang yan, oh. Tingnan nyo, nadudurog na siya kaagad. Dali lang siyang madurog, basta ilaga nyo lang siyang mabuti. Ayan, kakain natin ito sa palapa mamaya. Tsagaan lang ito, gusto nyong kumain eh, mag-tsaga tayo. Nandiyan na, ito marami ito sa bukid natin. Ay, kalabaw mo. Ang ligat kasi bago pa lang siya. Bagong puti ito kahapon eh, bagong kahon. Bagong bunot, kumbaga. Durugin niya muna. Ganito lang pala siya. Ayan. Tapos tatanggalin niyo ito. Tanggalin niyo ito. Tsaga-tsaga ako talaga. Ito yung pang-amer ko sa karne. Kasi ako nasungit. Ang kailangan nyo ng matitibay na braso. Sarap kasing kumain. Kaya talagang nag-i-effort ako dito. Okay na ito mga kumari. Pag kayo ang gumawa, durugin nyo na lang. Hindi ko na makaya madurug. Ang sakit na sa kamay. Pabuksan natin yung butter. Yan, malambot na yung butter. Lagyan natin siya ng butter. Kalahati lang lalagay ko. Yan. Saka natin durug-durugin. Another ikot na naman. Yan, medyo dumulas na kasi may butter na siya. Depende sa inyo karami na butter ang gagamitin nyo. Pagsama-samahin nyo lang ito. Yan na natin siya ng condensed milk. Depende sa inyo kung gaano karami ng condensed milk ang ilalagay nyo. Kalahati mo na ilalagay ko, titikman natin mamaya. Pwede nyo itong pang-negosyo mga kumari. Lalagay ko lahat yung condensed milk kasi medyo matabang pa. Ang sarap niya mga kumari, as in. Pagtsagaan niyo na gumawa ng ganito, as in, masarap siya. So, okay na ito mga kumari. I-arrange na natin sa isang lalagyan para maging magpang-negosyo recipe na natin. Ay, nilagyan ko ng wax paper. Kung meron kayong dahon ng saging, pwede. Ay, wala na akong dahon ng saging, kaya ito na lang. Lagyan ko siya ng wax paper. Ilagyan ko siya ng konting butter. And then, saka natin ilalagay yung ating mix na ginawa natin na kasaba. Nilupak. Pasensya na kung hindi nadurog lahat. Init pa. Ang bango. Ang bango-bango, promise. Ang sarap niya. Wala akong piping bag, kaya hindi ko siya, dapat ginaganyan yan eh kung may piping bag. Wala tayong piping bag, so gagamit na lang tayo ng tinidor. Para hindi na kailangan ng piping bag. Total, ganun din naman yun eh. Oh, wala tayong piping bag, kaya ginanito ko na lang siya. Oh, di okay na yan. Ganyan na yan. Tinidor. Tinidor ang pang-design natin. Optional lang itong paglalagay natin ng cheese. Depende sa inyo. Kung gusto nyo lagyan siya ng cheese, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. So, gagamit tayo ng... Try natin dito. Okay. Ito na mga kumari, tapos na ang ating nilupak na balenghoy or kasaba. So, titikman na natin kung ano ang lasa. Pwede nyo itong pang-negosyo recipe mga kumari. So, itry nyo. So, islice na natin ito para maging pang-negosyo recipe mga kumari. Ganito lang ito. Buksan nyo, hahatiin na ganyan. Ayan, gaganin nyo yan. Kung gusto nyo ng cellophane o ano, pwede. Kung wax paper, pwede rin. So, ganyan lang siya. Bibenta nyo yan dyan sa mga suki nyo. Ayan, pwede nyo siyang pang-negosyo. Naglalasa yung tamis at saka yung medyo asin nung ating cheese. Okay, ang sarap-sarap mga kumari. Gustong gusto ko ito. Ang dami ko nakakain na ganito. So, itry nyo.
If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Bye!